Si Jao Mapa, nagbenta ng painting na worth 900,000 pesos kay Boss Toy. Ang tanong, nabenta ba siya? At kung magkano? Yan ang pag-uusapan po natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shiggy Tan, your Pambansang Wealth Coach. In our episode, we are going to talk about lessons that we can learn from the bentahan of the painting. Okay, ni Jao Mapa, kay Boss Toyo, at kasama na rin si Boss RDR. Kung ano po nangyari sa bentahan ng painting, let us watch this. Oh, dandan. Huwag mahawakan yung canvas. Yung kahoy lang. Yan, kahoy lang. Yan. Oh, anong size ng ganito? Okay, this is 3 feet by 3 feet. 3 feet by 3 feet. Acrylic on canvas. So, ginawa mo ito ng 2,000. Magkano yung worth naman ng ganito? 900,000. 900,000. So, tawag lang ako lang isang kaibigan ko na mahilig bumili ng art ngayon. So, tawagin natin yung kaibigan ko, si Sir Raymond De Los Reyes. Ayan! Si RDR! Ayan! Pleased to meet you. Nice. When it comes to business... Like starstruck ako. When it comes to business, si Sir RDR. Sir RDR! At sabi ko, meron akong kilala na mahilig bumili ng painting ngayon na nagsisimula si Sir RDR yon. Sabi ko, Sir R, eto, you're selling this piece for 900,000 pesos. 900,000. Magkano per square mo? 50 per square inch. 50 pesos per square inch. Pero dahil merong current na may parameters tayo, may basihan tayo ng pagkukunan ng presyo, so yun yung po pwede natin i-consider. Sa tinitingnan ko, siguro sa 900 medyo hindi siya. Okay. Pero this one siguro, if you'll ask me how much ko tatawarin to, siguro I can buy this for 100,000 pesos. Ikaw, if you gotta buy this. That is a very reasonable na tawad. Tama yun. Kasi as a collector, ang hinahanap natin yung significance and yung historical ano yun. Magkano mo bibilin to? So kung 100 ka ako, siguro 120. Gusto yun. Pwede bang 150? 150,000. Si RDR pa. Ako, naniniwala ko, hindi ka pupunta rito kung di mo ito bibili ng 150. Kung 150 kukunin ko. Hindi ko nakuha yung presyo na binigay ko. Pero it was all part of the plan. Actually, kahit saan kami mag-meet ni Boss Toyo sa presyo, eh happy naman ako. Ayan naman po. At kung gusto nyo mapanood ang buong episode, puntahan nyo na lang po ang link ni Boss Toyo. Si Jao Mapa po, para sa karamihan ng mga tao na hindi pa nakakilala, he's a Filipino actor, no? Noong 1990s po, nakasama po niya yung mga tinatawag guapings, no? Sila Mark Anthony Fernandez at saka si Eric Fructuoso. Ako naman po, kapanahonan ko naman mga bagets. And then yun nga, nangyari nga pagkatapos niya ng career na nag-quit siya sa showbiz, pumasok siya sa visual arts. And then kung makikita po natin, may mga leksyon po tayong dapat matutunan at sana naman kapulutan natin ng aral para ika nga mag-improve din ang ating buhay. Ano po yung matutunan po natin? Number one, ang importance of having multiple income sources or income streams. Bakit po napakahalaga? Ay, katulad nga po ang nangyari kay Jao Mapa. Nung siya po ay nag-aartista, sikat na sikat po siya. Pero yun nga, hindi pa siya nakabuild ng second income stream. Kaya nung tumigil, medyo naging challenging po ang kanyang journey. And likewise, no, if this happens to Jao Mapa, this can also happen to anyone. Maganda maybe ang career mo ngayon sa trabaho or let's say sa profession mo and career mo. However, ito yung tanong ko. What if you have only one source of income? Huwag naman po sana mangyari. May nangyari, tumigil ang source of income mo. Ano po mangyayari? Meron ka bang fallback? Kaya it's very important for us to have a fallback, no, pagka meron tayong main source of income na right now. That is lesson number one. Lesson number two na naman, napakaganda. Ganda naman, pwede natin kapulutan sa aral ni Jao Mapa, it's leveraging based on your expertise and core competence. Ano ba yung expertise and core competence niya? Nag-aral pala siya ng fine arts, nag-aral pala siya ng visual arts and drawing. Kaya nga, wise move siya. Nung umalis po siya sa showbiz, binalikan lang po niya yung core competence niya. And likewise, I would suggest, kung ano yung core competence mo right now, ask yourself, what are you good at? What are your experience? Dapat, yan ang ibenta mo, yan ang i-monetize mo. Halimbawa, kung ikaw ay magaling ka sa security, di ba? Kunyari, nasa security detail ka before. Kung ikaw ay nag-retire, dapat, or if not man, bago ka pa mag-retire, dapat meron ka ng consultancy for mga companies, organizations, or individuals who needs your service or expertise. Dapat, yun ang pupuntahan mo. Huwag ka magtatayo ng negosyo. Kung saan ka magaling, doon ka pumunta. Does it make sense? If it makes sense, please type make sense.
And then number 3 po, third lesson, sobrang galing po nito. Ang laki po ng kanyang advantage si Zhao when he stepped into the visual arts industry. Bakit po? Eh kilala na po siya bilang isang artista. So in other words, hindi na niya kailangan magpakilala bilang isang tao kasi meron ng brand recall. However, hindi pa siya kilala bilang isang visual artist. Ibang lesson po yan. Kaya napakalaga po na kung ikaw po ay kilala na sa isang industry, I would highly recommend you try to leverage. Gamitin mo na. Ang perfect example niyan. May mga iba magagaling sa isang bagay, di ba? Tapos niyan, eh talagang ginagamit po nila yan para maging advantage po nila. And the fourth lesson, ang fourth lesson po na kailangan matutunan po natin na you need to build a strong personal brand in the new industry that you're into. Ang ibig po sabihin niyan, kahit kilala ka sa isang industry, pero pag nag-transition ka, you have to rebuild. May unfair advantage, kilala ka na, pero kailangan patunayan mo pa rin ang sarili mo na kaya mong gawin at kaya mo talagang maging successful sa ginagawa mo. Does it make sense? Alam mo, relate na relate po ako kay Zhao Mapa, hindi dahil sa looks, no? Relate na relate po ako. Ito lang po, number one, alam ko na to, na-forecast ko na it. I'm only good as my last picture. That's the reason why. When I was still in showbiz, nagne-negosyo na ako, nagbebenta na ako. Pinagsasabay ko talaga siya. Kasi alam ko, just in case na walang kita, ang showbiz, meron akong pagkakitaan na iba. Kaya hindi ako nahirapan na mag-transition. Number two, nung nag-transition po ako, I leverage based on my expertise and core competence. Ano ba expertise and core competence ko? Ang expertise and core competence ko, definitely, is entertainment at the same time, communication. Ano ibig sabihin ng communication and entertainment? Kung lumalabas kami as a comedian during that time, nakasama ko sila Gimpy De Leon, Aga Mulak, or if not naman, sila Dingdong Abansado, yung mga kasabay ko po noon. During that time, syempre, umaarte kami. Communication yan. Because yung arts is a form of communication. And then, since ang field ko is entertainment, di ba? Kasi patawa, di ba? Comedy. Nagamit ko po ngayon yan sa aking pinaglipatan na profession, and that is what? Teaching people about personal finance, it's communication. And then plus, when I teach, I bring a lot of entertainment. Kaya nga, I consider myself, nung nag-uumpisa ako, I consider myself as an edutainment. Because I bring education plus entertainment together. Word for the day, edutainment. And not only that, I also had an unfair advantage when I stepped in as a communicator in the year 2008. Yun nga, dahil artista na ako, kilala na ako, di ba? Pero kailangan patunayan ko po yung sarili ko bilang isang manunulat at isang communicator in the field of teaching people about personal finance. That's the reason why I created a brand, di ba? Yun nga, yung Ching Positive or yung Pambansang Wealth Coach. And then right now, ang attached na brand, kung anong ginagawa ko, I teach people to become iponarios. So, by the grace of God, 2008 up to 2023, 2024, mag-ano na? 14 years na ba? 14 years or more. Basta, nakalimutan ko na mag-math. So, in so many years, over a decade already, almost 2 decades, in other words, napatunayan ko naman yung sarili ko na I created a new brand, a new niche, a new me. Kaya nga, I want to challenge you right now. How can you apply itong lessons na ito? Okay? Like, for example, number one, tatanungin kita, meron ka na bang fallback? Meron ka bang second source of income or multiple source of income? Pakitype lang sa comment section. Meron ba o wala? Type, meron o wala. Number two, nagagamit mo ba yung expertise mo and experience mo in order for you to monetize? That's number two. Type yes or no. Number two, sulan mo two, yes, two, or no. Number three, meron kang bang unfair advantage compared to others? Ano yung tinatawag na USP mo, unique selling proposition mo? 3. Pakitype lang sa comment section 3 kung ano yun. Sulat mo. Number 4. Meron ka na bang personal brand na kilalang kilala ka na at identified na sa'yo. Magaling kang, like for example, real estate agent, magaling kang financial advisor, or if not naman, magaling kang negosyante, magaling ka sa arts. Kung ano ba ang iyong profession. Kaya I want you to learn from this. Again, grabe to ha. Sobrang simple pero napakagandang learning lesson kay Zhao Mapa na number 1, kailangan may fallback. Pagkatapos niyan, kailangan, syempre naman, leverage mo na yung expertise mo, ang kagalingan mo, tapos ano yung USP mo, and then number 4, mag-build ka ng strong brand. Sana naman nakatulong po tong short episode na ito sa inyo to make you realize na we need to do something before it happens. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.